IFM. Hello sa inyo mga idol. Pakitago na lang ako sa pangalang Lara. 20 years old at mula sa Dasmariñas, Cavite. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa isang pangyayaring hinding-hindi ko makakalimutan. 17 years old lang ako nung una kong ma-inlove sa mas matanda sa akin. Hindi sa kaibigan, hindi sa kaklase, hindi rin kuya ng mga kaibigan ko, kundi sa mismong professor ko, si Sir Anthony. Si Sir kasi yung tipo ng prof na gwapo na nga, sobrang mabait pa. Very approachable pagdating sa aming mga estudyante niya. He was 30 years old at that time. At kahit malayo ang agwat naming dalawa, hindi naging hadlang yon para hindi ko siya mahalin. Ang bango talaga. Sana magustuhan niya to. Uy, brownies! Pati... Hep, hep, hep! Hindi ka pwedeng kumuha. Magkukulang. Dinala mo pa yan dito kung hindi naman pala pwedeng kumuha. Ay, alam ko na. Kay Sir Anthony na naman yun, no? Of tama. Course. Ano meron? Wala. Dapat ba palaging may special occasion para magbigay ng gift? Ay, ewan ko sa'yo, Lara. Sana dumating yung araw na mauntog ka sa katotohanan. Kahit kailan, hindi ka magagawang pansinin ni Sir Anthony. Hello, 10 taon kaya yung agot yung dalawa. Lucky. Ano ka ba? Age doesn't matter, di ba? Saka pwede ba? Kahit anong sabihin mo sa akin, hindi magbabago nararamdaman ko para sa kanya. Ay, o nga pala. Tingnan mo nga itong ginawa kong love letter. Sabihin mo sa akin kung maganda, ha? Tingnan. Wow. Buti pa yung love letter na gagawa mo. Samantalang yung term paper mo ni introduction, hindi mo pa nagagawa. Ano bang problema mo? Lahat na lang ng ginagawa ko, kinokontra mo eh. Ano ba? May gusto ka rin ba kay Sir? Hoy! Wala no. Reality talk lang tayo rito, okay? At isa pa, as if naman magugustuhan ka ni Sir. Eh, ang gwapo nun. Tapos ikaw? Ay, nako. Ay, dili na lang ako mag-talk. Hoy! Ang ganda ko kaya. Kita mo tong kutis ko? Makinis yan. Maputi. Kasi hindi tulad mo. White rose papaya soap ang gamit ko, no? Na may vitamin B3. Papaya putiin as early as 7 days. At dahil effective sa akin, kasi naka-regular use ako, no? Ay, sabi ko nga, hindi na nga lang ako magsasalita, diba? Saka alam mo, kinokontra kita dahil ayoko masaktan ka sa mga pinaggagawa mo. Well, thank you sa concern mo, ha? Pero, carry ko naman na to. Sigurado kang kaya mo. Eh, para kung mapahiya ka, paano kung sabihin niya talaga na ayaw niya sa'yo? Alam mo, pasalamat ka na lang at napakabait niya. Hindi ka pa nababara ng wala sa oras. Hindi niya gagawin yon kasi mahal din niya ako. At kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo siya magagawang saktan, okay? Ano ba talaga na gusto mo sa kanya? Ang dami-dami namang ibang lalaki dyan, no? Ano ka ba naman? Siyempre, gwapo, matalino, matipuno, okay. At higit sa lahat, napakabait. In short, boyfriend material talaga siya. Okay. Aanhin mo naman yung boyfriend material kung wala namang gusto sa'yo, girl. Sinabi na ngang meron yon. Maniwala ka sa akin. Alam mo naman yan si Sir, di ba? Masyadong malihim. Okay. Siyempre, ayaw niya ipakita sa iba na mahal niya ako. Kasi nga naman, di ba, masisira yung reputasyon niya. Kaya kahit masakit, tinutago niya na lang yung nararamdaman niya para sa akin. Gets mo? Believe din ako sa pagiging positive mo eh. Sige, umasa ka sa pangarap mo. Go lang. Ay oo talaga, no. At kapag naging boyfriend ko na si Sir, hindi ko na siya papakawalan pa. Cora girl. Alam ko naman na mukhang imposibleng mapansin ako ni Sir Anthony. Sino lang naman ako, di ba? And besides, bawal. Professor siya, samantalang ako, estudyante pa lang. Pero sabi ko nga noon, hindi dahil mas matanda siya sa akin, hindi ko na siya pwedeng mahalin. Kaya ginawa ko ang lahat. Mapansin lang niya ako.
Sir? Ano yan? Bakit? Bakit ang gwapo mo? Di ko rin alam. Sir? Nagpa-girlfriend ka na? Oo. Talaga? Ilan? Di ko na matandaan kung ilan. Gusto mo po bang dagdagan? Ewan ko. Wala pa naman dumarating eh. Oo, talaga to si Sir Ro. Tingin ka pa sa iba, nandito naman ako. Lara, alam ko kung ano ang nararamdaman mo sa akin. Halata naman eh. Pero masyado ka pang bata. Hindi mo ba nakikita yun? Saka kapag nalaman niya ng iba, lalo na ng pamilya mo, ano na lang sasabihin nila? Wala naman silang magagawa eh. Ganun ka ba talaga kaseryoso sa akin? Oo. Mahal mo talaga ako? Sobra. Paano kung sabihin ko sa'yo ngayoko? E di maghihintay ako. Wala akong masabi sa'yo, Lara. Nahihibang ka na. Nahihibang na ako, nahihibang. Basta ang mahalaga, mahal kita. Hindi mo alam kung anong klaseng sitwasyon ang pinapasok mo. Ikaw ba, sir? Mahal mo na rin ba ako? Ano? Seryoso ka ba sa tanong na yan? Kailan ba kita hindi sineryoso? Sir, gagaan ang lahat ng bagay kapag nagpakatotoo ka sa sarili mo. Sandali. Tinapon mo yung love letter na binigay ko sa'yo? Nandiyan sa basurahan yung malaking cardo. Baka kasi may makakita na iba eh. Okay. Sige, uwi na ako. Marami ka pang ginagawa. See you tomorrow, sir. Sandali lang, Lara. Huwag ka na malungkot. Kunin ko na lang ulit. Okay, yan ha. Dawakan ko na. Tinanggap ko na. Okay, bye. Teka. Okay. Tama ka. Kailangan ko na magpakatotoo sa sarili ko. Oo. Matagal na ako may gusto sa'yo. Tagal na kitang gustong ligawan, pero hindi pwede dahil sa sitwasyon nating dalawa. Marami ang magagalit. Marami ang putol. Kaya kahit gustong gusto kitang lapitan, hindi ko magawa. Gusto mo naman pala ako eh. Bakit pinapahirapan mo pa ako? Uulitin ko, hindi pwede. So mas gusto mong pakinggan yung sinasabi ng iba kasi sa nararamdaman mo? Lara, mahirap yung gusto mong gawin. Hindi to magiging madali. Mauhusgahan tayong dalawa. Lalo na sa akin dahil professor ako. Pwede ako mawala ng lisensya dahil minor de edad ka pa. Pwede itago nating dalawa. Pag gusto, maraming paraan. Saka sa tingin mo, ngayong alam ko na yung nararamdaman mo para sa akin, hahayaan ko na lang yun. Hindi. Mahal kita at mahal mo ko. At kapag gusto ko, ginagawa ko lahat, makuha ko lang yun. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Hindi ko in-expect na lahat pala ng pagpapansin ko magbubunga rin pala sa huli. At dahil nga sa hindi pwede, naging sikreto ang relasyon naming dalawa ni Anthony. Tanging si Felix lang ang nakakaalam noon at wala nang iba. Naging masaya naman ako kahit na patago ang lahat. Mas nakaka-challenge nga. May thrill kumbaga. At kahit secret on kaming dalawa ni Anthony, hindi yon naging hadlang para ma-enjoy namin ang isa't isa. Sobrang mahal ko siya, na maski ang sarili ko, ibinigay ko na sa kanya na walang halong pagdadalawang isip. Hanggang isang araw. Teka, bakit nakatingin tong mga to sa akin? Ano meron? Hoy, anong tinitingin-tingin nyo? May dumi ba ako sa mukha, ha? Sinasabi na tong mga to? Ay, Diyos ko po! Lara! Ay, ano nga aray, dito? Aray naman! Makahila naman, ha? Kasi kakalbuhin kitang babaita ka. Aliw ka talaga? Sineryoso mo? Ang alin? Ano ba yun? Hindi mo ba alam? Ang alin nga? Sandali, ipapakita ko sa'yo.
Nandito lang yun sa phone ko eh. Teka. Oh, ayan. Yung mga litrato na yun, ikaw ba yan? Ikaw yan, diba? Tsaka si Sir Anthony na pumapasok sa motel. Ano? Ano to? Paano? Ingat naman kami ah. Bakit? Oh, Diyos ko naman, Lara. Ang laking gulo nitong ginawa mo. Kala to sa buong campus, oh. At alam mo kung kanino ko pa to nakuha? Kina Eric. Ha? Huh? Yan na nga ba sinasabi ko eh. Ilang beses na... Naku, ilang beses na pinagsabihan eh. Uy, Lara! Saan ko pupunta, Lara? Sandali! Anong nangyari? Bakit kayo niningal? Hindi mo pa ba alam? May kumalat na pictures nating dalawa na magkasama tayo habang pumasok sa isang motel. Alam mo bang pinagtitinginan ako lahat ng estudyante kanina? Sandali, ano? Ano nang gagawin natin ngayon? Hindi to pwedeng mangyari. Hindi to pwede, hindi pwede. Paano to? Anong gagawin natin? Hindi pwedeng... Yung trabaho ko... Hindi ako pwedeng mawala ng trabaho. Siguradong paaalisin nila ako kapag nalaman to ng head. Hindi pwedeng... Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Sinabi ko na sa'yo nung una pa lang na mali to. Na parehas tayo mapapahamak pero hindi ka nakinig. Bakit ako lang ang sinisisi mo? Tayong dalawang may gusto nito. At kayong nagkandaletse-letse na ang sitwasyon, kasalanan ko na lang. Kung hindi mo ko nilandi, edi sana, hindi na... Palang mukha mo! Pagkatapos mo magpakasaya sa akin, ganyan na agad yung maririnig ko sa'yo. Ha? Sira ulo ka pala eh! I'm sorry, Lara. I'm sorry. Bitawan mo ako! I'm sorry. Hindi ko sinasadya yung mga sinabi ko. Huwag ka mag-alala. Magagawa natin ito ng paraan, okay? Hindi ko alam. Basta gagawa natin to ng paraan. Maayos din ang lahat. Parang gumunaw ang mundo ko ng mga oras na yon. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Nalilito. Pero higit sa lahat, takot. Takot sa kung anong pwedeng mangyari pagkatapos kumalat ang litrato na yon. Na alam ko, simula ng mga oras na yon, parehas magbabago ang buhay namin ni Anthony. Walang ibang naging topic ang mga estudyante sa school namin kundi kaming dalawa ni Anthony. Ilang araw muna ang lumipas bago ko nalaman na ipinatawag na siya ng department head namin. Habang ako, tikom pa rin ang bibig sa tatay ko. Hi, nandito na po ako. Lara, may dapat ka bang sabihin sa akin? Dapat bang may malaman ako? Wala po, Tay. Anong akala mo? Eh, hindi ko malalaman? Sorry? Alam mo, hindi kita pinag-aral para lumandi. Kailan ka pa may relasyon sa sarili mong prof, ha? Kailan pa? Ilang buwan na po. Diyos ko, Lara. Alam mo, napakalanti mong pata ka. Nakakahiya ka! Ay, sorry. Sorry po. Hindi ko naman po sinasadya. Ay, sorry. Anong hindi sinasadya, ha? Alam mo, pinapahiya mo na ako eh. Wala ka ng utang na loob. Total naman, kalandian na rin naman yung inaatupag mo. Pwes, pwede pa. Lumayas ka na sa pamamahay ko. Oh, Tay! Ang sabi ko, lumayas ka na sa harapan ko!
Tay. Isang malaking kahihiyan ang pinasok mo sa pamilyang to. Sobrang nakakahiya ka. Lumayas ka na. At wag na wag ka nang babalik pa. Tay, parawan niyo na po. Huwag mo patuhanan niyo na ako, Tay. Sorry. Hindi. Ano ba? Wala tay. Akong anak na malandi. Lumayas ka rito. Tay. Layas. Tay, marawan nyo na po. Huwag naman po kami. Tumigil ka. Huwag palayasin. Ayaw mong umalis, ha? Halika rito. Tay, marawan nyo na, tay. Yan! Doon ka sa lalaki mo! Tay! Tay! Tay, bukasin niyo yung pinto, tay! Tay, barawan nyo na, tay! Tay! Tay, patawarin nyo na ako, tay! Tay! Anong nangyari? Nalaman na ni tatay yung nangyari. Galit na galit siya kanina, pinalayas niya ako. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta, wala akong malapitan. Mabuti at dito ka dumiretso. Sige, dito ka muna tumira. Papahupain lang natin yung nangyari, saka tayo mag-iisip ng paraan para maayos ang lahat. Anong sabi ng school? Natanggalan ako ng lisensya. Ano? Buti nga, lisensya lang. Hindi ako nakulong. Hayaan mo na yun. Sorry. Kasalanan ko lahat ng tuwi. Hindi, hindi. Huwag mong sabihin yan. Parehas tayong nagkamali at sabay nating malalagpasan to. Magkasama tayo hanggang sa huli, di ba? Hindi natin iiwan ang isa't isa. Kakayanin natin to. Akala ko magiging madali lang ang lahat dahil magkasama na kami ni Anthony. Pero hindi pala. Nagkamali ako. Natanggal siya sa trabaho habang ako, tinatapos lang ang SEM na yon. Dahil hindi ko alam kung makakapagpatuloy pa ba ako sa pag-aaral dahil sobrang nagalit sa akin ang tatay ko. Nakita ko naman na ginawa ni Anthony lahat para lang makasurvive kami. Parakit-rakit ng tutor. Okay naman sana nung una, hanggang sa unti-unti na naming nakilala ang isa't isa. Mahal, nandito na ako. Ay, mahal. Ang bango mo ngayon, ha? Hindi naman. Baka hininga ko yung sinasabi mo, ha? Ginamit ko na kasi yung bagong unique toothpaste sa CR. Maganda naman siya kasi may Max Protect formula na. Kaya Max Alaga at Max Protectado sa Unique. Kaya naman pala eh. Kumusta ang trabaho? Eto, medyo pagod pero okay lang. Masyado ka nagpapagod ha. Baka naman magkasakit ka na niyan. Okay lang ako. Tsaka kaya ko naman ang sarili ko. Kailangan natin ng pera kaya sobrang laki ng utang na loob ko sa pinsan ko. Dahil sa kanya, may kinikita akong pera ngayon. Buti na lang, no? Ay, nga pala, nagluto ka ng ginataang hipon. Hipon? Di ba mahal yun? Oo, pero naminis ko na kasing kumain nun eh. Alam mo naman na nagtitipid tayo ngayon, di ba? Sana hindi ka naman na bumili ng mahal. Eh, anong gusto mong gawin ko? Magtsaga sa isda na naman. Sabang-sawa na ako kumain ng isda. Pero kailangan nating magtipid kasi kung puro tayo gastos, hindi tayo makakaipon. Puro naman tipid eh. Ano mang gusto mo? Huwag na tayong kumain. O di sige, itapon na natin tong niluto ko. Pinaghirapan ko pa naman lutuin yun. Okay. Sorry. Huwag ka nang magalit. Paano naman kasi hindi ako magagalit? Puro pera na lang yung pinagtatalunan natin eh. Puro pagtitipid na lang yung alam mo. Paano naman tayo? Paano naman yung mga gusto natin? Alam ko, pero... Sige, hayaan mo na lang ako. Kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Oh, sino naman yung tumatawag sa'yo? Eto, sino si Elaine?
Samahan ko sa trabaho. Eh bakit siya tumatawag sa'yo? Parang hindi kayo magkasama buong hapon ah. Eh tatanong lang siguro yun. Hayaan mo muna siya dyan. Ilang taon na yan? Ay daran ko. May boyfriend? Wala. Single. Alam niyang may girlfriend ka na. Hindi ko pa nakukwento. Eh bakit hindi mo ko nakwento? Kasi gusto mong single ang tingin sa'yo na ibang babae? Ganun ba? Ha? Na wala kang kinakasama ngayon? Ayoko siyang makatrabaho mo. Layuan mo yan. Baka landiin ka lang yan. Susko naman, Lara. Hindi mo po nga nakikilala yung tao. Pinagsisilosan mo agad. Eh, alam ko na yung mga ganong gawain dahil minsan ko nang ginawa yun sa'yo. Pero pinatulan mo ako, di ba? Mali ko ba na gawin mo din yan sa babaeng yan? Baka kumagat ka rin dyan. Ang babaw ng selos at dahilan mo. Hindi ko alam kung dapat bakit ang kampihan, lambihin o ano eh. So mas kinakampihan mo pa yung babaeng yon kaysa sa akin. Siguro kayo na ng babaeng yan, no? Ano? Umami ka na! Niloloko mo ba ako, ha? Ano? Pakinggan mo nga yung sarili mo, Lara. Huwag kang mag-isip, bata. Malaki ka na. Mag-immature ka naman. Kahit minsan lang. Alam ko naman na immature ako. Tanggap ko naman yon. Pero masakit kapag mismo sa taong mahal mo nang galing yon. Pero syempre, nagtiwala pa rin ako kay Anthony kahit na medyo kinukutuban na akong may babae siya. Minahal ko pa rin kahit pakiramdam ko nagiging pabigat na ako sa kanya. Kaibigan lang pala ha? Magkaibigan? Ha? Ay, ang cellphone mo! Sabihin mo sa akin kung magkaibigan lang ba talaga kayo ng babaeng yan? Anong pinagsasabi mo? Basahin mo yung text ng babae mo at sabihin mo sa akin kung alam mo ba talaga ang salitang kaibigan lang. Lara, wala lang to. Wala? Ha? Wala lang yan? Ano nga kala mo sa akin? Tanga? Ha? Para maniwala sa'yo? Namimiss na kita. Anong wala doon, ha? Yun yung sinabi niya sa'yo, namimiss ka na niya. Anthony, magsabi ka na lang ng totoo. Kasi harap-harapan mo ako, niloloko. I'm sorry, Lara. Isang beses lang naman nangyari yun eh. Ano? Isang beses? May nangyari na sa inyo? Ha? Oo, meron. Ano ba klase pagtuturo ang ginagawa mo, ha? I'm sorry, hindi naman namin sinasadya yung mga nangyari. Tama na! Niloloko. At kahit anong paliwanag sabihin mo sa akin ngayon, niloko mo pa rin ako. Akala ko ba wala akong dapat ikaselo sa babaeng yan, ha? At ni Bobby, dahil ba sa bata lang ako, ha? Niloloko mo ako. Ano bang meron sa babaeng yun na wala sa akin, ha? Anong meron? Please, Lara. Please. Patawarin mo ako. Isang beses lang nangyari yun. Aniwala ka sa akin, Lara. Please, patawarin mo ako. Hingira mo na iniwala ko sa iyo. Kahit ilang beses ka pa lumuhod, hindi ko na yun kaya ibalik pa sa iyo. Ayoko na. Pagod na pagod na akong parating nagsiselo sa'yo. Parating natatakot ang baka isang araw. Iwanan mo na lang ako. Alam mong hindi mangyayari yun. Mahal na mahal kita. Paano pa ako maniniwala sa'yo ngayon? Paano ko pagkakatiwalaan yung mga sinasabi mo kung binigyan mo na ako ng dahilan para mas lalong isipin na isa kang malaking kasalanan sa buhay ko, ha? Pero mahal mo pa rin ako. Yun naman yung mahalaga, di ba? Pero hindi sapat ang salitang mahal lang. Anthony, nawala na yung tiwala. At hindi mabubuhay ang isang relasyon kapag wala ng pagtitiwala sa isa't isa. Ay, alam mo, mas mabuti pa na tapusin na lang natin ang lahat ng ito. Mas lalo lang natin sasaktan ng isa't isa kapag pinilit pa natin buuin yung nasira na. Parang awa mo na. Huwag mo akong iwan. Alam kong malaki yung pagkakamali ko sa'yo at handa akong itama yun. Ayusin mo yung sarili mo.
at aayusin ko rin ang buhay ko. Maling-mali talaga na nagsama tayong dalawa eh. Masyado pang hilaw yung naging relasyon natin para pumasok sa ganitong sitwasyon. Hindi pa talaga tayo pwede. And there you have it. Sa bandang huli, naghiwalay din kaming dalawa. Umuwi ako sa bahay at tinanggap pa rin ako ng tatay ko. Kahit na marami pa rin akong naririnig na bulong-bulungan, itinuloy ko pa rin ang pag-aaral ko hanggang sa makagraduate ako. At ngayong nagtatrabaho na ako, pilit akong bumabawi sa sarili ko. Pilit pa rin binubuo ang pusong nawasak nung lokohin ako ng lalaking handa kong ipaglaban sa mundo. Pero sabi nga nila, kapag hindi para sa'yo, hindi talaga para sa'yo. Sa ngayon, wala na akong balita kay Anthony. Hindi na rin ako nagtangkang mga musta pa dahil may kanya-kanya na rin kaming buhay. Mga idol, maraming salamat sa pakikinig. Sana lahat ng kabataan na tulad ko ay nakapulot ng magandang aral. Hanggang dito na lang. Lara. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Epang pa good vibes? O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email. DearIFMStories@gmail.com O di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo!